Alam mo ba na 20 hanggang 30% ng ani ng palay sa buong Pilipinas ay nauubos dahil sa pisti at sakit? Ibig sabihin, kung target mo ay 100 kaban, baka 70 kaban na lang ang maaani mo kung hindi agad maagapan. Ngayon, isipin mo, ilang buwan kang nagbuhos ng pawis, nagpatubig, nag-abuno, nagtiyaga sa palayan, tapos biglang kakainin lang ng mga pisti at sakit ang lahat ng pinaghirapan mo? Masakit, di ba? Para ka kasing nagpakahirap ng isang buong taon, tapos ibang nila lang ang nakinabang. Kaya kung ayaw mong malugi at gusto mong masiguradong mataas ang ani, huwag kang aalis sa video na to dahil ibibigay ko dito ang lahat ng tested and proven solution, hindi lang mula sa mga libro, kundi mula mismo sa mga farmers na tumatayan ang kanilang palayan araw-araw. Kaya relax ka lang, ka-farmer, at sabay nating himayin kung papaano masisigurado na hindi masasayang ang iyong ani. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Nakaraang video ay natutunan natin ang budding and flowering stage, kung saan ito ay isa sa pinaka-critical na yugto ng palay. Isang maling hakbang mo lang tulad ng maling patubig o magsugpo sa piste ay malaking bawas sa ani. At nabanggit din natin kung anong mga piste at sakit sa palayan. Kaya kung di mo pa napapanood kung kailan nagsisimula ang budding and flowering stage, ay panoorin mo pagkatapos ng video na to. Alam nating lahat ka farmer, hindi biro ang magsaka. Pag nagkamali ka sa patubig, lugi ka. Pag sumobra o kinulang ng abuno, lugi ka rin. Pag inatake ng piste at sakit, mas lugi ka. Ang mga piste at sakit sa palay kasi ay parang magnanakaw. Hindi mo agad makikita sa umpisa pero unti-unti nilang kinakain ang ani natin hanggang sa wala ka ng maani. Pero may tamang paraan pala para maagapan ito. At dito ipapakita ko sa iyo ang step by step ang pinaka-epektibong solusyon. Kaya kung interested ka sa ganitong mga contents, mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm Channel para hindi ma-miss at bawat episode ay masisigurado mong masusubaybayan mo na. At i-like mo na rin ang video na to dahil sa simpleng like mo lang ay marami kang mga matutulungan na magsasaka na maabot ng video na to. Mag-comment ka na rin kung anong mga problema ang naranasan mo dyan sa iyong palayan. Baka may katulad din sa iba naman nating mga farmers. At i-share mo na ang video na to sa iba nating mga ka-farmers upang sila rin ay matuto. Handa ka na ba ka-farmer? Tara, simulan na natin. Kilalanin muna natin ang pangunahing kalaban ng ating palay. Nasa 65 days na kasi ang ating palay at nasa pagmamalagatas na ito. Kaya panatilihin natin ang 5 cm ang lalim ng tubig sa panahong ito ng paghihinog ng ating palay. Iwasan nating matuyo ang ating palayan. Ito ay magdudulot ng pagpilot ng dahon, pagkatuyo ng dulo ng dahon at pag-ikli ng tubo ng ang mga bunga ng palay natin at hindi paglalaman ng butil. Sa panahong ito, palagi nating obserbahan kung may mga mapanihirang pisti ba sa ating palayan na maaaring magpababa ng ating ani. Para sa panahon na ito, ito ang kailangan nating bantayan. Unahin natin ang brown plant hoppers. Ito yung maliit pero napakasama. Madalas hindi mo mapapansin agad. Pero pag tinamaan ng matindi ang tanim mo, parang biglang nalalanta lahat. Ang mga sintomas nito ay sinisipsip nito ang katas ng puno ng palay at nagiging sanhi ng pagkatuyo o tinatawag natin na hopper brown. Nagdadala rin ang brown plant hoppers ng mga sakit at virus tulad ng grassy stunts at rag stunts. Ano ang gagawin natin? Gumamit tayo ng mga resistant variety. Kapag umatake na sa pagbubuntis hanggang sa pagbubunga, mag-spray tayo ng mga recommended insecticide kung may alimbawa na 25 brown plant hoppers kada tundos. Pwede nyo namang gamitin ang mga gamot na may active ingredients na halimbawa ng mga products nito. Halimbawa ang imidacloprid tulad ng Confidor o dinotifuran tulad ng Starkel. Bioprofisin tulad ng Upload. Pero ka-farmer, tandaan natin na hindi ito porkit maliit na insekto, maliit ang ipikto. Ito ang isa sa pinaka-delikadong pisti sa palayan. At isunod naman natin ay ang kilalang-kilala natin na rice black bug. Ang mga sintomas nito ay sinisira ang tangkay at butil. Kaya nagiging resulta, naninilaw, natutuyo at minsan halos walang laman ang butil ng ating mga palay dahil sa sobrang pagsipsip ng mga maraming rice black bug.
Namamatay din ito ang mga suhi o tinatawag na dead heart at nagiging kayumanggi at nagiging puting uhay, uuban o tinatawag na whiteheads at namamatay din ang mga uhay at nagiging kipis ang mga butil nito. At ang solusyon natin ay mag-spray kung halimbawa may lima o mababa pang bilang ng mga rice black bag kada tundos. Maaaring gumamit ng mga rekomendadong insecticide kung sobrang dami na o higit na sa lima kada tundos ang population ng rice black bag. Taasan din ang tubig ng 15 cm sa ating palayan upang umakyat ang mga rice black bag sa mga dahon at mag-spray kapag malamig ang panahon at nasa ibabaw na ng palay ang mga rice black bag. Sa matinding pagsasalakay ng rice black bag na ito, magsasagawa rin tayo ng light trapping gamit ang maliwanag na bombilya o kaya naman pagkatapos ay araruhin agad ang mga palayang nasira ng RBB. Pwedeng gumamit ng mga insecticide na may active ingredients na ganito. At subok na ito ang Pepronel tulad ng Regents, Imidacloprid tulad ng Confidor, Thiamethoxam tulad ng Actara. At maraming mga magsasaka ang nagpapatunay kapag ginamit ang tamang produkto at tamang timing kayang kontrolin ang rice black bag bago pa ito kumalat. Patubigan din ang nagsusuwi at nagbubuntis hanggang nahihinog na palayan upang mabugok ang mga itlog ng mga rice black bag at para lumayo. Isa pang peste ng palayan ay ang rice steam borer. Ang sintomas nito ay makikita mo na biglang nalalanta na lang ang mga gitnang dahon o tinatawag na dead heart. O kaya naman kapag malapit na sa anihan, may tinatawag na whiteheads. Yun ba yung mga hindi na nagbubutil na palay o yung kulay puti? At ang solusyon dito ay mag-spray tayo ng Cartap Hydrochloride. Ito ang halimbawa ng mga products ay ang padan. O kaya naman tulad ng Pre-Baton. O ang active ingredients naman na Pepronel na tulad naman ng Regents. Kaparmer, pag nakita mong may mga whiteheads o dead hearts na ang ating palayan, huwag ka nang mag-atubili. Agapan agad, dahil bawat araw na lumilipas, bawas ani yan. Ang ilan sa mga kadalasang ginagamit ng mga magsasaka na insecticide ay tulad ng Bertaco o 40WG, Marshall 200EC, Fastac 250EC, Magnum 5EC, at Brodan. Epektibo laban sa mga steam borers, rice bag, at iba pang peste. At isunod naman natin dito ka farmer ay yung rice bags o yung tiyangaw na kung saan talagang matindi ito. Lalo pa lumalabas ito kapag nagwaswas na yung palay o lumabas na talaga yung palay. Sisip-sipin niya ito lahat ng mga gatas ng palay sa loob at magiitim yung mga palay natin. Pero ang pinaka the best dito na sagot ko na insecticide na talagang subok na subok ko na ay yung gold rush o yung gold dahil systemic ito. Kahit saan siya pumunta, kahit anong sipsipin niya na palay na kapag naisprayan ito ay talagang mamamatay pa rin siya. Ngayon naman sa mga sakit ng palay, unahin naman natin ang rice blast. Ang sintomas nito ay ang mga lesion o piklat na parang diamond shape sa dahon. Sa una, konti lang, pero kapag kumalat, grabe ang pinsala nito. Ang batok ng uhay o tinatawag na neck blast ay namamatay ang uhay sa ilalim ng ating ng panikel ng palay. Nagiging puti at walang laman ang mga butil o tinatawag na blanking. Paano naman natin lalabanan ang rice blast? Una ay regular na pagpapatubig. Ito ay makakatulong upang maiwasan ang sakit. Huwag lumusong sa apektadong tanim kapag basa pa ang mga dahon upang maiwasang kumalat at mag-apply ng mga epektibong fungicide sa tamang oras. Narito naman ang mga rekomendadong produkto at aktibong sangkap katulad ng Tricyclazole 75%. Epektibo laban sa rice blast at ang isa ay ang Pyroquilone, isang systemic fungicide na tumutulong sa kontrol ng sakit at ang Binomil 550%, isang broad spectrum fungicide na ginagamit sa iba't ibang fungal diseases. At ang iba naman ay ang Isoprothiolene tulad ng Fuji One at Azoxystrobin tulad ng Amistar. Available ito sa mga agrochemical stores at online platforms tulad ng Shopee at Lazada. Kaparmer, ito yung sakit na mabilis kumakalat lalo na kung basa ang paligid. Kaya timing at mabilis na aksyon ang susi dito. Sunod naman natin ang Bacterial Leaf Blight o yung BLB. Ang mga sintomas nito ay ang dilaw
o brown na pahabang sugat sa dahon at kung pababayaan, mabilis na mamumuti ang buong palayan. Paano naman natin ito lalabanan? Huwag nang padaluyan ng tubig mula sa mga palayang inatake ng sakit at bawasan ng tubig o patuyuan ang mga palayan kung may matindi at malawak ang impeksyon na sa palay at mag-spray ng mga copper-based fungicide kung kinakailangan o kapag halos 30% na o higit pa ng palayan natin ang apektado ng BLB. Ang mga pwede nating spray na mga fungicide ay katulad ng copper hydroxide, tulad ng cocide, streptomycin, plus tetracycline, plant growth enhancer tulad ng bio-N para sa resistance. Kapag nakita mo na mabilis nang kumakalat ang pamumuti, huwag nang walang bahala pa. Agapan ka agad ito bago pa mahawa ang buong palayan. At syempre ang sheath blight. Ang sintomas nito ay maliliit na bilog o pahabang sugat na unti-unting lumalaki. At kapag nagkadikit-dikit na ang mga tanim na palay, mas mabilis itong kumalat. Bilang solusyon, pwede tayong mag-spray ng mga recommended na fungicide para sa sheath blight at iba pang mga fungal disease sa palay. Ang kinabibilangan dito ng Ortibatap 3 to 5 EC at may aktibong sangkap na Azoxystrobin at Diphenoconazole na nagbibigay ng malawak na proteksyon laban sa sheath blight, rice blast at iba pang mga fungal disease. Kasama rin dito yung Nativo na may dual action at epektibo laban sa sheath blight at iba pang rice blast. At ang Anvil 5 EC na epektibo rin laban sa sheath blight. Siltima 10 CS na nagbibigay protection laban sa rice blast. Kung ang palay ay nasa yugto na ng pamumulaklak at pagbubunga, maalagang protection na ng inyong mga tanim laban sa mga piste at sakit. Para sa mga magsasaka, narito naman ang pinakamadalas at ginagamit nila o nire-recommend nila ng mga products. Pagdating sa fungicide, ang Ortibatap 3 to 5, Nativo, Armor, Siltima, Score. Dahil ito ay tumutulong na labanan ang rice blast at sheath blight. Ang lahat na ito ay available online kaya pwede na lang itong piliin o kaya naman bilhin kung nais ninyong protektahan ninyong palay sa tamang panahon. Kaya kaparmer, ang sikreto ay huwag hayaang magsiksikan ng ating tanim na palay o masyadong madikit. Bukod sa gamot, importante rin ang spacing at tamang pamamahalan ng tubig. Tandaan natin na hindi sapat ang isang bisis lang na spray. Hindi ito magic na isang bisis lang. Tapos na. Gamitin ang integrated approach. Tamang timing ng pagtatanim, wastong dami ng abono, sapat na tubig, at rotation ng insecticide at fungicide para hindi masanay o ma-immune ng mga piste. Ito ang sikreto ng mga successful farmers na umaabot sa kanilang target na ani. Hindi lang basta produkto, kundi kombinasyon ng tamang pamamaraan at tamang diskarte. Ayun mga ka-farmer, kompleto na. Nakapag-abuno na tayo, nakaspray na tayo, at bantay sarado na ang ating palay. Pero, kahit anong sipag at tiyaga mo, may isa pa rin kalaban na minsan bigla na lang sumusulpot bago ang hanian. O tama ka, yun ay ang mga dagang bukid. Ang masakit, kahit ilang buwan mo nang inalagaan sa loob lang ng isang gabi, kaya niyang ubusin ang ilang kaba ng palay. Kaya ka-farmer, sa susunod na video ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito aagapan para siguradong makapag-harvest tayo ng malaki. Kung gusto mong hindi na malugi at sigurado ng mataas ang ani mo ngayong season, gawin mo ang mga strategies na ito at gamitin mga produktong Provena ng ating mga magsasaka. Pero ka-farmer, sinasabi ko ulit sa inyo, kayo pa rin ang masusunod kung anong mga produkto ang pwede nyong gamitin o anong mga produkto yung tried and tested nyo na ginagamit. Ang lahat ng mga products na binanggit ko ay mga recommended lang ng iba nating mga ka-farmer. Ayan ka-farmer, huwag mo kalimutang i-like ang video na to kung nakatulong ito sa'yo at i-comment mo na rin kung anong piste o sakit ng palay ang pinakamalaking problema mo ngayon. Baka yan din ang solusyon o yan din ang problema ng iba nating mga ka-farmer at pwede nating pag-usapan sa susunod. At i-share mo na rin sa iyong kapwa magsasaka ang video na to. At pinaka-importante sa lahat ay mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa ating channel, DDT Nature Farm. Dahil kada linggo, maglalabas na tayo ng tested solutions na sigurado makakatulong para umangat ang ating mga ani. Kaya tandaan ka, farmer,
Kapag maagap, panalo ang ani. Kita-kits tayo sa susunod na video. Click nyo na dito para sama-sama nating matalo ang daga bago pa ang harvest. Happy farming!